Buksan po natin ang ating pong mga Biblia in Job chapter 8 verse 7. Ang sabi po, though thy beginning was small, yet thy latter end should greatly increase. Hallelujah. Bigyan po natin ng papuri ang Panginoon, ang kanyang mga salita. Hallelujah. Pansamantala po tayong makakaupo. Right now, we are in a pretty small and humble situation. But when we come out on the other end, at tayo po'y magpapatuloy sa ating pananampalataya sa ating Panginoon, our faithfulness sa ating Panginoon, we will receive our blessing. Satan wants us na tingnan ang mga sitwasyon sa ating buhay na tayo'y talunan na tayo'y defeated na, at gusto niya tayong hilaring pababa dahil hindi natin ma-accomplish ang isang bagay or yung mga kailangan natin i-work out ang isang sitwasyon na currently we are lacking ng mga resources o yung mga relasyon na hindi nangyayari na naayon sa ating mga kagustuhan. Kung tayo po ibibigyan natin ng atensyon ang mga bagay na ito, magdudulot lang po ito ng depresyon sa atin. At ito po'y distraction mismo sa ating relasyon sa ating Panginoon. At kung tayo po'y magpo-focus sa mga negatibong bagay, ito po'y magdi-distract doon sa blessing ng Panginoon sa ating buhay na Kanya nang ibinigay sa bawat isa sa atin. The blessing that He continues to give us and the blessings yet to come. Remember the word of the Lord. God has promised never to leave us nor forsake us. He also sent His Holy Spirit upang maging comforter po ng bawat isa sa atin. At tayo po ang Kanyang mga angels ay ibinigay po sa atin. Naging standby po sa bawat isa sa atin. Upang kung dumating po ang ating mga pangangailangan, nandiyan po sila para gumawa para sa ating mga buhay. Ganun po kabuti ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya anumang problema ang ating pagdadaanan, maganda man o pangit, kailangan nandun pa rin ang papuri at pasasalamat sa nag-iisa nating pangalan, Jesus. Hallelujah! Alam po natin ang nangyari kay Job, yung kanya pong pinagdaanan, at nakita po natin yung end result nito. Yung kanya pong pagpapala ay mas higit pa doon sa kanyang originally na meron siya. He was already prosperous po from the beginning before God allowed the devil to test him. Job questioned God, but He never doubted or never cursed Him. I believe dapat po maging ganito tayo. We may not understand kung anong pinagdadaanan natin. Hindi man natin maunawaan ito, ang ating sitwasyon. But in good times and in bad times, we must give thanks and praise unto the Lord. Hallelujah! Bigyan po natin ang papuri ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! I believe that the greater our test right now, the greater our rewards will be at the end. Hallelujah. In the parable of the talents, Jesus says, well done, good and faithful servant. At alam ko po ang bawat isa sa atin, at the end, gusto na po natin mapakinggan ang ganitong salita ng Panginoon. But part of doing is to continue to work with what God has already blessed us with. Pagkaman po, dapat po maging katulad tayo ng servant na ito. Pagkaman binigyan sila ng kakaunti ng master, subalit sila po ay nagpatuloy sa kanilang paggawa at ito po ay namunga. At ang master po ay na-please, Jesus was pleased, and He felt that they were ready for more blessings sa kanilang buhay. The bottom line is, regardless po kung anuman sitwasyon sa ating buhay, ikaw man ay sad, disappointed, ikaw man ay pakiramdam mo ay failure, ikaw pakiramdam mo ikaw ay defeated na, your real blessing is in front of you. Nasa harapan na po ninyo ang inyong blessing. Ang kailangan lang po natin gawin, hindi, bagaman hindi natin nakikita ito ng ating physical na mata, may mga usok na nakatabing sa ating harapan, ang gawin natin, alisin natin, iwas-iwas natin ang ating kamay upang maalis ang usok.
At kung may mirror na humaharang at ginagamit ng diablo para ma-distract tayo, pasakin natin ito. Because the real blessing ay nasa harapan ko ng bawat isa sa atin. Hallelujah! Kung kayo po ay nasa expectation ng blessing right now, shout, thank you, Jesus! Hallelujah! We will pay more attention doon sa ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. Yes, may mga obstacles, may mga roadblocks sa ating harapan. Kailangan nating sipain yan. Kailangan nating tadyakin yan, hawiin natin yan, because the real blessing is in front of us. The Bible declares that end of a thing is better than the beginning of the thing. God knows the end and the beginning, and God promises that the glory of the latter house shall be greater than the glory of the former house. Kung kayo po ay nandoon sa sitwasyon na hindi maganda, and the enemy is lying to you at sinasabi niya, your blessing, wala na, nakaraan na yan. Sinasabi ng diablo, you are a failure, na ikaw ay talunan na. I've come to tell you that the devil is a liar. Hallelujah! That the best is in front of you. That your latter will be greater than your past. Your best days and your blessed days are ahead of you. Yung inyong mga problema ngayon ay hindi maaaring i-equal doon sa inyong mga promises. The devil's no cannot compete with God's yes. Hallelujah! Tayo pong lahat ay tatayo. Bigyan po natin ang papuri ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Before we pray, kung mayroon po kayong problema na nasa inyong harapan, may mga roadblock yan, handa ba kayong sipain ito? Para malis? Hallelujah! Gawin nga po natin yan, isipin nyo yung mga roadblock na nasa inyong harapan. Karamdaman ito, financial man ito. Ito man ay nasirang relasyon na nagdudulot sa atin para ma-distract sa ating Panginoon. Sipain natin ito ng malakas ngayon. Sabi natin, thank you, Jesus! Come on, sipain natin yung roadblock. Sirain natin ito ngayong umaga ito. Hallelujah! Handa na ba kayong sipain ito? Itirahin po natin gagawin yung pagsipa. 1, 2, 3, go! Thank you, Jesus! Hallelujah! Let's worship the Lord! Hallelujah! 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 Jesus! Hallelujah! 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 If you want to pray, to thank God, malaya po tayong makakaluhod.